Isang malakas pa na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Ngayong oras na to, bago tayo magsimula, basahin po muna natin ang ating team verse. Sabi po sa Romans 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with peace, with hope, by the power of the Holy Spirit. Ngayong oras na to, sa mga nawawala ng pag-asa, I believe God will give you hope again. Amen? Amen. Sige po. Sa ating pagsisimula, pakilagay po natin ang ating mga kamay sa ating mga dibdib at tayo pong lahat ay manalangin. Sige, let us pray, let us pray. Panginoon, sa oras na ito, patuloy kami lumalapit sa iyo, Diyos. Hayaan mo, Lord God, ang iyong mga salita ay malayang kumilos sa aming mga buhay. Ito'y magbago ng aming puso, magbago ng aming isip, magbago, Panginoon, ng aming pamilya, magbago ng aming buhay, O Diyos. And Lord, naniniwala ako sa mga salitang mahahayag ngayong oras na ito. Ikaw ang patuloy nakikilos sa buhay ng mga anak mo. You will encounter them, you will patuloy mo ipaparanas ang pag-ibig mo sa kanila, patuloy mo silang pagkakalooban ng pag-asang nagmumula sa iyo, Panginoong Jesus. And Lord, we acknowledge your holy presence in this place, Lord God. Natunay nga anumang gawa ng kaaway, walang kapangyarihan because your presence is here in this place. And Lord, naniniwala ako, natunay nga may gagawin ka, may mga pre-prepare kang blessing, Panginoon, sa mga anak mo sa oras nito. Maraming salamat, Lord. We acknowledge you, Holy Spirit, in this place. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Amen. Last time po, pinag-usapan po natin, last month po, we discussed about vision. At sabi, ang vision daw, it is God's idea given to man. Sino mga tao dito? Given to man for him to execute it. Ibig sabihin, lahat ng tao, binigyan ng Diyos ng vision. At itong bagay na to, kailangan natin i-execute. At last month, we discussed about mission. Ito na yung execution of the vision. From what we see to execution, di ba? And last, at ngayong month naman po, mag-move on na tayo. Yan, move on na tayo. Hindi porket mag-move on tayo, kakalimutan na natin yung nakaraan. Kundi itatalim natin yung mga nakaraan at ito'y mag-level up na ang pananampalataya natin. Amen? From vision to mission and now, from being alive. Ngayong buwan po, may tema po tayo. Ang tema po natin ngayong buwan ay we are the light. Kasi naniniwala po kami sa mga tumanggap kay Kristo, ikaw ay ilaw ng sanlibutan ito. Amen? Yan, bago po ako magsimula. Yan, nagsisimula po muna ako ng story. Yan. Naranasan po ba ninyo nung panahong di pa gaano malakas yung daloy ng kuryente? Nagamit tayo ng kandila, di ba po? Nagamit tayo ng lampara para magkailaw. Naalala ko nga po nung this week lang yun eh. Naglalakad kami ng kaklase ko, nagkwentuhan kami. Sabi niya sa akin, alam mo, ang bilis na ng panahon, no? Sabi ko nga, oo nga eh, ang bilis na ng panahon. Dahil sa gadgets, di po ba? Yung nakakamiss nung bata pa tayo, nung wala pang Facebook, wala pang Messenger, wala pang COC, di ba? Wala pang mga kung ano-anong bagay na magde-distract sa atin. Yung panahon na kailangan mong lumabas sa gabi, di ba? Naranasan niyo po ba noon, nung bata kayo, nung mga panahon 2005? Lalabas kayo sa gabi, tapos titingin kayo sa mga bituin, susulyap kayo ng mga liwanag, di po ba? Ang sarap ng feeling po, di po ba? Nandiyan yung mga kababata ko, no? Yan yung mga... Ang sarap tingnan yung langit, pero ngayon wala ka na gano'ng makikitang liwanag eh. Hindi mo na gano'ng masilayan yung between dahil sa liwanag ng cellphone mo, di ba? Hindi mo na masilayan yung between dahil sa liwanag ng street light, di ba? Yun, minsan yung street light na pagkakamala mo ng between kasi wala ka na makitang between eh, di po ba? Pero ang sarap ng feeling pag nakakakita tayo ng liwanag mula sa langit, di po ba? Kaya na yung oras po, pag-uusapan natin, yung is about light. Ano ba yung importance ng light? Amen? As individuals, kahit gano'n pa kaliwanag yung mata mo, amen? Kung walang liwanag, kung walang ilaw, malabo pa din yun. Di ba? Kahit 20-20 vision pa yung mata mo, kung wala namang liwanag, wala ka pa rin makikita. Naranasan nyo na po bang maglakad kayo sa dilim? Di ba? Wala kang makapa. Yun, tanong nyo yung mga bulag, naranasan po nila yun. Yung wala kang makita, di ba? Kahit gano'n pa kalino yung mata mo, kung walang liwanag, malabo pa din. Amen? Parang sa isang relasyon, kung walang kaliwanagan, malabo pa din.
Amen? Ganun din po. Kaya we need light. Kailangan natin ng liwanag. After the vision, after the mission, kailangan nating magkaroon ng liwanag. We must understand that you are the light. Amen? Kaya ngayong oras na ito, ang topic po natin ngayon is, ang tema is, we are the light. Yan. Ang topic po natin is, I am the light because I have the light. Ako ay liwanag dahil meron akong ilaw. Amen? Meron akong liwanag. Naniniwala po ako sa mga tumanggap kay Kristo, sa mga totoong tumanggap kay Kristo, ikaw ay liwanag kasi tinanggap mo yung liwanag. Amen? Kaya sa mga hindi pa po tumatanggap kay Kristo, mamaya magkakaroon kayo ng prayer. I believe you will receive light, ma-empower ka, maliliwanagan muli yung buhay mo. Amen? Sabi po, walang liwanag o ilaw ang isang ilaw kung hindi ito connected sa gas, di ba? Kung hindi ito connected sa baterya, kung hindi ito connected sa elektrisidad, di po ba? Naranasan niyo na po bang magsindi ng lampara na walang gas? Di ba? Hindi yun liwanag. Naranasan niyo na po bang magsaksak ng ilaw at walang kuryente? Siyempre, hindi yun liwanag. Naranasan niyo na po bang gumamit ng flashlight o walang baterya? Siyempre, hindi yun niliwala. Ganun din po sa buhay natin. Ikaw mismo, bilang Kristiyano, bilang tumanggap sa Panginoon, bilang isang disipulo niya, if you are not connected to the source, there will be no light. Yes. Amen? Kaya we need, kailangan nating maintindihan that you are the light because you have the light. Ikaw ay liwanag kasi may tinanggap ang liwanag sa buhay mo. Kaya sa mga wala kong tinatanggap na liwanag, mamaya tatanggapin yung liwanag na nagmumula kay Lord. Amen. Ano nga po ba yung nabibigay ng liwanag? Yan. Dito naman tayo. What light gives? Ano ba yung nabibigay ng liwanag? Unang-una, ano ang nabibigay ng liwanag? Light gives hope. Yan. Wala pa po tayo sa topic ha. Introductory pa lang po to. Yan. What light gives? Ano daw binibigay ng liwanag? Light gives hope. Ang liwanag pala ay nagbibigay ng pag-asa. Sabi po sa Ephesians 1 verse 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened or in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Itong oras, itong panahon po, nung sinulat po ito ni Pablo sa mga Ephesos, yan. And his prayer, ito po yung panalangin ni Pablo sa mga taga-Epeso na maliwanagan sila sa pamamagitan ng liwanag, magkakaroon ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Itong panalangin po ito ni Pablo, hindi lang po ito panalangin niya para sa mga taga-Epeso. Panalangin din to ni Pablo, lalo na sa ating mga Kristiyano na nanawawalan na ng pag-asa kay Kristo. Amen. Sabi, sa buhay natin, when we see light, it gives us hope. Kapag nakakita tayo ng liwanag, nagbibigay ito ng pag-asa sa atin. Tanungin niyo po yung mga nakaranas po ng lindol, yung one week po silang nandun sa underground. Tanungin niyo po sila, kapag nakakita po sila ng flashlight, nagkakaroon ng pag-asa muli sa puso nila. Ganun din sa buhay natin. Baka kaya nawawala ka ng pag-asa, baka kasi kailangan mo ng ilaw. Amen? Because light gives hope. Naranasan ko nung bata ko, nung nawalan kami ng ilaw, yan, umalis sila mama. Pagka-alis na mama, wala akong magawa bago ako Kristiyano nun, mainit. Pagka-alis na mama, punta ako sa sala. Tapos na nasa sala ako, lumuhod ako, tapos nag-pray ako. Sabi ko, dinideclare ko yung sa Genesis 1:3, sabi ko, and God said, let there be light! And there was light. Pagkabulat ko po ng mata, may ilaw na. Sabi ko, bayan nata si mama. Pero ang kagandahan doon, it gives us hope when we see the light. Amen? Kasi ako po, hindi ako nakakatulog pag walang kuryente. Kasi kailangan malamigan yung paa ko. Pampatulog ko yun eh. Ganon din po sa buhay natin bilang Kristiyano. Baka kayo nawawalan ka ng pag-asa kasi nawawalan yung ilaw sa buhay mo. At ngayon, I believe sa mga nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng ilaw, God will ignite the light in your life. Amen? Sabi nga, hindi sagot ang emperador light pag nawawalan ka ng pag-asa. Amen? Hindi sagot ang emperador light pag nawawalan ka ng pag-asa. Ang sagot sa pag nawawalan ka ng pag-asa ay si Kristo na nagbibigay liwanag. Amen? Kasi yung emperador light, bibigyan pa ng kaguluhan yan eh.
di ba? Pagkatapos mo, ang sakit ng ulo mo, imbis na maliwanagang kayo, nahirapan ka pa mag-desisyon. Pero pag you receive the light that comes from God, mag-i-enlighten yung buhay mo. Yung tipong blooming ka, kahit wala ka namang karelasyon, yung ganun, because you have the light. Amen? Second thing is, light gives life. Wow. Ang liwanag daw po ay nagbibigay ng buhay. Yan. Sabi, in Genesis, yan, nawawala tayo. In Genesis 1 verse 3, katulad ng sinabi ko kanina, and God said, let there be light, and there was light. Ano po unang ginawa ng Panginoon before He created everything? He created light. Kasi sa pamamagitan ng liwanag, makakita ang Diyos at makakagawa ang Diyos ng mga bagay na buhay. Amen? Ganun din pala sa buhay natin. Ang liwanag pala na nagbibigay ng buhay. Kasi everything here in earth exists through the help of light. Lahat ng buhay ay nagsimula sa tulong ng liwanag. Light give us life. Mahirap mabuhay pag walang ilaw. Di ka makapagbasa, di ka makalakad ng maayos. Baka mamatay ka kasi di mo makita eh. Pero through light, it give us life. Nung nilikha ng Diyos yung sanlibutan, sabi niya una, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Tapos nilalang niya na yung dagat, sineperate. Tapos nilalagyan ng lupa. Tapos binuhay si Eva at saka si Adan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng liwanag, nag-exist yung lahat ng bagay. Baka kaya hindi nag-exist yung miracle sa buhay mo. Baka kaya hindi nag-exist yung healing sa buhay mo kasi walang liwanag. Because light gives life. Kasi yung liwanag nagbibigay ng buhay. Amen. Sabi ni Lord, and God said, let there be light, and there was light. I declare sa buhay nyo ngayon that God will send, let there be light, and there was light. Amen. Sa mga nawawala na ng ilaw sa buhay ngayon, I declare, let there be light, and there was light. Because when there is light, there is life. Kapag nandyan ang ilaw, nandyan ang buhay. Amen. Sabi nga in John 1:4 verse 5, ito 'yung sinabi ni Jesus sa pamamagitan ni Juan. In him was life, sabi niya, sa kanya ay may buhay, and that life was light of all mankind. Sa kanya ay may buhay at ang buhay na 'yon ay liwanag ng sangkatauhan. Ibig sabihin, light gives life. Ang liwanag ay nagbibigay ng buhay. And the light shines in darkness and the darkness has not overcome it. Kapag may liwanag ka, may pag-asa ka. Kapag may liwanag ka, may buhay ka. At kapag may buhay ka, walang makakagaping darkness sa buhay mo. Amen? Kahit kahawin mo pa yung darkness, walang makakagaping darkness sa buhay mo. Amen? Kahit kasing dilim mo pa yung darkness, walang makakagapi na darkness sa buhay mo. Amen? Amen. Pangatlong bagay ang nagbibigay ng liwanag. Una, light gives us hope. Second thing, light gives us life. Third thing, light gives us direction. Amen? Sino pong may mga kotse dito? Amen? Alam ko mga anak ng Diyos, mayayaman. Amen? Ngayong oras na to, sa mga nagpa-prophesy, nagde-declare na magkaroon ng kotse, pag-pray nyo yung kotse nyo, may ilaw sa harap. Amen? Kasi mahirap mag-drive ng kotse na walang ilaw sa harap, lalo na pag nasa madilim ka. Amen? Kasi kapag nasa madilim ka, walang ilaw yung kotse mo sa harap, mababangga ka. Amen? Ganun din sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ang ilaw ay nagbibigay ng direksyon sa atin. Kapag may ilaw, may direksyon. Makikita mo lahat. Amen? Kaya nga diba sa iskinita natin dyan, sa pulong na pader, pag madilim, kailangan mo ng flashlight. Kasi ayun yung magbibigay sa'yo ng direksyon. Iba mamaya, sa paikot ka lang, diba? Yun. Ganun din sa buhay natin. Ang ilaw ay nagbibigay ng direksyon. Sabi nga in Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Yung salita mo, O Diyos, sa akin ay pagnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Yung liwanag na yun, that is the light that guides our direction. Sa pamamagitan ng liwanag, we can clearly see where we can go and where we can go. Amen? Sa pamamagitan ng liwanag, doon mo makikita klaro kung saan ka pupunta. Amen? Amen?
Kaya nga sabi, ganun din, if there is no light, maaaring maaksidente ka. Alam mo, karamihan ang naaaksidente sa kalye kapag walang liwanag yung kalye at wala pang, hindi pa gaano maliwanag yung, ano niya, ilawan niya. Di ba? At dun yung prone sa aksidente. Kaya baka naaaksidente ka, kapatid, kasi walang liwanag sa buhay mo. Amen? Yun, dun na po tayo nagtatapos. Introduction pa lang po yun eh. At yung tatlong bagay na yun, kapatid, if light gives us life, hope, light give us life, and light give us direction, yung tatlong bagay na yun, kapatid, naniniwala ako sa mga tumanggap kay Kristo, nasa iyo na yun. You need just to ignite that light. You need just to ignite that the fire of light sa buhay mo. Amen? Kasi yun yung secret natin eh. At inuna ko yung tatlong bagay na yun, kasi yung bagay na yun, yan yung ipapasa mo sa iba. Amen. You will be the hope to others. You will be the life to others. And you will be the direction to others because you are the life. Amen. At ngayong oras na to, pag-usapan naman po natin yung buhay ni Pablo. Ayan, dito na po tayo. Papalakot na po tayo, mga kapatid. Kapit-kapit lang po tayo. In Acts 9 verse 1, pag-usapan naman po natin yung buhay ni Pablo. Kasi si Pablo, we all know, si Pablo, from darkness to light. Galing siya sa kadiliman, nagkaroon ng kalimanagan sa buhay na bakit at paanong paraan. Una, meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciple. He went to high priest, verse 2, and asked him for letters to the synagogues in Damascus so that if he found any there who belong to the way, whether men or women, he might take them as prisoner to Jerusalem. Yan, yun po muna pag-usapan natin. In verse 1 and 2, makikita natin doon yung purpose, yung vision, yan. Yung vision and yung mission ni Pablo. Kaya nga mga kapatid, mahalagang may liwanag. Kasi kahit may vision ka, may mission ka, kung walang kaliwanagan, kung walang liwanag sa buhay mo, baka maaaring iba yung ginagawa mo. Amen? Dito makikita natin in verse 1 and 2, yung mission ni Pablo na ipapatay yung mga naniniwala kay Kristo. Alam ko, this day, we need to understand. Alam ko, sa aking pananaw lang po ah, para sa akin, si Pablo, hindi naman siya masama totally. Pinaglalaban niya lang yung pananampalataya niya. Di ba? Pinaglalaban niya lang yung pinaniniwalaan niya. Sadyang yung pinaniniwalaan niya lang yung hindi tama. Amen? Makikita ko, ako nga, natuwa nga ako kay Pablo. Sabi ko, kahit mali yung paniniwala ni Pablo, ah, dedicated siya. Ano siya, out of perseverance siya. Kasi handang-handa siyang ipapatay lahat eh. Yung tipong kahit ano eh, gagawin niya para dun sa pananampalataya niya eh. Diba? Sa atin eh, matanong lang, Kristiyano ka? Hindi! Diba? Ikaw nga mag-pray. Paano ba mag-pray? Yan, diba? Pero si Pablo, meron siyang perseverance, meron siyang tapang para ipaglaban yung pananampalataya niya. Ikaw kapatid, napaglaban mo na ba yung pananampalataya mo? Amen? Sabi, makikita natin in verse 1 and 2, yung mission talaga ni Pablo. Sabi nga sa Matthew 6:23, ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Meron palang liwanag na madilim. Amen. Meron palang ganun. Yung pag nakita ka, uy, liwanag to, pero ang dilim. Baka ano, yan, di ba? Papundi-pundi. Yan, may ganun pala. Pero si Pablo, makikita natin in verse 1 and 2, yung pakikipaglaban ni Pablo para sa pananampalataya niya. And we can see, si Pablo, masipag siya para sa gawain ng Panginoon. Kahit hindi pa siya naliliwanagan. Di ba? Hindi niya pa nakikilala that time si Jesus. Si Jesus, persecutor, pinipersecute niya. Nung panahon na papunta siya, kinukuha niya yung vision, yung mission na gagawin niya, na ipapapatay niya yung mga naniniwala kay Kristo, meron siyang pananampalataya ipaglaban yung faith niya. At siya, masipag siyang ipaglaban yung pananampalataya niya. Kasi hindi pa siya naliliwanagan. Yung verse 1 and 2 na yan. Ngayon, dako naman tayo sa verse 3. Sabi dito, in verse 3, po,
Sabi? Verse 3. Yan na. And he neared Damascus on his journey. Suddenly, a light from heaven flashed around him. Ito ang pinakakaantay nating liwanag. Sinong nakaranas ng suddenly experience sa buhay niya? Amen? Nakaranas na po ba kayo ng suddenly experience sa buhay mo? Yung tipong wala kang pag-asa, suddenly, nagkaroon ka ng pag-asa. Yung tipong wala kang buhay, suddenly, nagkaroon ka ng buhay. Yung tipong wala kang direksyon sa buhay mo, pero suddenly, nagkaroon ka ng direksyon. Amen? Si Pablo, naranasan niya yung suddenly moment. Yan. Yung papunta na siya sa Damascus, yung malapit na siya sa Damascus, sa kanyang pagpunta, biglang nagkaroon ng suddenly a light from heaven flash around him. Makikita natin, nagkaroon ng liwanag kay Pablo. This church at ikaw mismo needs a suddenly experience. Naniniwala ako doon na lahat tayo kailangan natin ng suddenly experience. Yung tipong suddenly from nothing to something. Suddenly, yung ang tagal-tagal di ka na-increase, pero nagkaroon ng increase. Amen. Yung suddenly, hindi ka na-promote, pero na-promote ka. Yung dati, hindi ka na nag-excel sa klase, suddenly, nag-excel ka. Alam ko, naniniwala ako na yung church na to needs a suddenly Amen. Experience from God. Amen. Yung tipong wala tayong kotse, suddenly nagkaroon tayo ng kotse. Amen. Yung tipong kulang pa yung aircon, suddenly naging apat na yung aircon. Amen. Itong church na to at ikaw mismo, I believe you need a suddenly experience. Alam mo, that suddenly experience, God will turn it. God turn it something. Sa buhay ni Pablo, alam niyo po, from darkness biglang dumating yung suddenly experience, dumating yung liwanag, nagkaroon ng pagbabago kay Pablo that moment. Amen? Si Paul, nagbago ang lahat because of his suddenly experience. At ano yun? Suddenly experience in a light. Kailangan pala natin mga Kristiyano, ang suddenly experience in a light. Kailangan natin ang liwanag sa buhay natin, katulad ni Pablo. In verse 4, sabi, verse 4. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Makikita po natin in verse 4, si Pablo nahulog. Ito yung tanong sa ating mga Kristiyano, nahulog ka na ba? Yan, nahulog ka na ba kay Lord? Amen? Yung grabe yung love mo pa kay Lord, grabe yung init mo kay Lord, nahulog ka na ba? Si Paul, naranasan niyang mahulog kay Lord. Baka kaya di pa tayo nakakagawa ng kakaiba para kay Lord. Kasi baka wala pa tayong suddenly experience with the light. At baka kasi hindi ka pa nahuhulog kay Lord. Amen? Alam mo si Pablo, mag-advance tayo ng nangyari kay Pablo. After he experienced the suddenly moment, after he experienced the light, anong nangyari kay Pablo? Sa mga susunod na chapter, nag-preach siya, nangaral siya, nakabuo siya ng maraming churches, at dahil din kay Pablo at sa mga disipulo ni Kristo, ikaw ay ligtas na yun. Ganun yung nangyaring kakaiba at kamanghamanghang milagro kay Pablo na maaaring mangyari din sa'yo. If you experience the suddenly light, if you experience na mahulog ka para kay Kristo. Ano ba yung sinasabing mahulog ka para kay Kristo? Yung mahulog ka na sa mga pansarili mong ambisyon, yan, di ba? Mahulog ka na sa pride mo, mahulog ka na sa kasalanan mo. Because when we see on the dictionary, the meaning of fell is to destroy and to kill. Si Pablo, that moment, nahulog siya. Nahulog sa kanya yung paniniwala niya, ay, si Kristo pala talaga ay Diyos. Suddenly, yung nahulog si Pablo, nahulog sa kanya yung pride niya. Nahulog sa kanya yung mga bagay na yun. Amen? And I believe this church will have a breakthrough kapag we experience the suddenly experience with the light and we fell
Kailangan po natin talagang mahulog. Masakit mahulog, pero masarap. Amen. Masakit mahulog, pero masarap. Kasi kapag nahulog ka, dun ka matututo. Amen. Sabi, kaya nga tayo mga kapatid, mahulog na tayo para kay Lord. Amen. Amen. Let's take away everything for God. Mahulog na tayo. Amen. Panglima, in verse 5, sabi dito sa verse 5, "Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus, whom you are persecuting," he replied. Sometimes, because of what we did, kahit na kay Kristo na tayo, we still run away from the light. Naniniwala po ako, naranasan nyo na yan. Kahit kay Kristo tayo, darating pa rin na parang gusto nating tumakbo sa liwanag. Di ba? Yung, ayoko na nga. Ganon, di ba? And therefore, we go back to darkness. Because of this, Jesus asked us, tinatanong tayo ni Jesus, "Why are you persecuting me?" Alam mo, si Pablo, nung that time, Jesus asked him, "Why are you persecuting me? Bakit mo ako kinakalaban?" Amen. Sa buhay din pala natin bilang Kristiyano, we experience na pinipersecute natin si Jesus sa pamamagitan ng mga nagagawa nating mali sa Kanya. Amen. Sa buhay natin, in our daily life, we nararanasan nating kalabanin si Jesus. Amen. Yan yung pinakita sa akin ng Lord in verse 5. "Why are you persecuting me? Bakit mo ako kinakalaban?" Do we persecute Jesus on our daily life? In our personal life? In our family? In our friends? Kasi si Pablo, nung unang tanong sa kanya ng Panginoon eh, walang ibang sinabi ang Panginoon sa kanya, kundi ang tanong niya, "Why are you persecuting me?" Sa atin din, kahit naniniwala ako, dumalakad na tayo sa liwanag ni Lord. Pero sometimes we make things that persecute Jesus. Amen. Verse 6 na tayo. "Now get up and go into the city and you will be told what you must do." Amen. Si Pablo, after experience the suddenly moment being in the light at matapos siyang mahulog kay Lord, ang sabi sa kanya, at matapos siyang tanungin ng Panginoon, alam ko that moment habang tinatanong siya ni Jesus, "Why are you persecuting me?" Siguro nagre-repent na siya nun eh. Sabi ko, "Ay, iba pala tong kinakalabang ko. Matindi pala tong kinakalabang ko." Amen. And in verse 6, sabi, "Now get up and go into the city and you will be told what you must do." Si Jesus, di niya tinanong yung reason ni Paul kung bakit niya kung di niya tinanong yung reason ni Paul, yung sagot ni Paul. Basta ang sinabi lang sa kanya ni Jesus, "Go up, get up, and go to the city." Kasi si Jesus, he already know the reason. Amen. Sa buhay natin ngayon, naniniwala ako, Jesus is not asking the reason why you are persecuting me. Ang nais lang ni Jesus, "Get up, tumayo ka na, and go into the city." And even in Paul's hearts, nakita niya yung kapangyarihan ng kilos ng Panginoon. Ngayon, if you commit mistake, kung nakaranas ka ng mga pagkakamali sa buhay mo, ito ang sagot at sabi sa'yo ni Jesus. Jesus said, "Get up and go to your city." Alam mo, anumang pagkakamali natin kay Lord, grabe ang gracious ng Panginoon. Grabe yung love ng Panginoon sa'yo na inagbago. Amen. Kaya nga sabi sa Romans 5 verse 8, "We demonstrate His love." Pinakita ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin. Kailan? Kahit nung tayo'y makasalanan pa. Alam mo, gano'n man ka-darkness yung buhay natin, gano'n man yung sin na nagawa natin against God, He still love you. Kasi gracious siya. Mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa'yo, "Get up and go to your city." Sabi ni, di ba nakita natin, hindi sumagot si Paul. Kasi sabi sa kanya ni Jesus, parang ganito lang yan eh. Yung pagkahulog ni Paul, sabi ni Jesus, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" Tapos, bilang, "Go, get up." Kasi alam niya yung rason eh. Makapangyari yan si Jesus. Ganun din sa buhay natin, alam na ni Jesus yung rason. Pero ang sinasabi sa inyo ni Jesus, "Get up and go to your city." Let's move on. Let's get up. Amen. And in verse 7 and 9, malapit na po tayong matapos.
Yan. Yan. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. Verse 8. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they laid him by the hand into Damascus. Yan na. For 3 days, he was blind and did not eat or drink anything. Makikita natin, ang galing ng Panginoon, pinatayo niya si Pablo. Pagka tayo ni Pablo, walang nakita si Pablo. Di ba? Nabulag si Pablo. Amen? Makita ko doon, kaya nabulag si Pablo para talagang damang-daman yung salvation na binigay sa kanya ng Panginoon. Naalala niyo yung kwento ni Jesus? Sabi ni Jesus, yung patungkol sa pagpapatawad, yung nandito yun eh. Yan. Sabi, bilang tugon sa inisip ni Simon, Simon, may sasabihin ako sa iyo. In Luke 7, verse 40. Ano po iyon, guro? Sagot niya. Kaya nagpatuloy, may dalawang taong umutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping tilak at inutang ng isa. At 50 salaping tilak naman ang inutang ng ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya ang higit na nagmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon. Sa palagay ko po ay pinatawad ng mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal na nadarama. Amen. Kaya nung panahon na to, nung nabulag si Pablo, naniwala ako, pinapa-experience ni Lord kung gaano niya igagrant yung salvation kay Pablo. Yan, pinapadama niya para sa pamamagitan nun, yung grabing gagawin ni Pablo for Jesus. Amen? Sabi, in verse 10 and 14 naman po tayo. Malapit na tayo matapos. Sabi, and once, he began to preach in 20 na yan eh. 7 and 9 lang. Yan. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called him in a vision. Ananias, yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Verse 13 pala. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. Verse 14. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. Makikita natin dito yung mga Ananias ng buhay natin. Amen. Alam mo, pasalamatan natin yung mga Ananias ng buhay natin. Yung tipong, yung mga Ananias na napakatapang tayong seran kasi alam niya maaari tayong mapahamak. Amen. Nakita ko dyan yung mga Ananias eh. Yung mga Ananias ng buhay natin na nangatapang na nag-share sa atin para magkaroon tayo ng salvation. In verse 15 and 16 naman, but the Lord said, to Ananias, go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. And 16, I will show him how much she must suffer for my name. Makikita natin dito, the vision and mission of Paul. Nabulag si Paul at pagkamulat niya ay may inihanda ng panibagong paningin, pangarap at hamon ng Diyos sa buhay niya. Amen? Sometimes we live in darkness and after the darkness we see the light. And after we see the light, merong ibibigay ang Panginoon na bagong vision, bagong mission sa buhay mo. Ganun din sa'yo. After you become blind, God has a vision and mission for you. Amen? Diba? And after you receive the light, being restored the sight, God wants you to be a light also. Amen? Ngayon, makikita natin sa buhay ni Pablo,
yung journey niya from being in darkness into a light. Kasi ang tema po natin, I am the light because I have the light. Amen? And the encounter of Paul to Jesus, yung encuentro ni Pablo kay Jesus, ipapakita that Pablo received the light that comes from God. Yung liwanag ni Kristo. At yung oras na to, sa mga tao will receive the light, naniniwala ako, God will have a more vision to come to your life. God will have more mission na ibibigay niya para sa inyo. Amen? Sabi, lahat tayo dito ay may mga ilaw na ng Diyos. Kaya nais ng Diyos yung mga ilaw na yan ay mas lalo pang mag-ilaw sa pamamagitan ng pagiging ilaw sa iba. Amen? Nais ni Lord, whatever the light you receive, from darkness to light, nais ng Lord, yung ilaw na narisig mo will be the light also to others. We are the light because we have the light. Ikaw ay liwanag kasi meron kang liwanag na natanggap. So therefore, be a light to others. Let your light give hope. Let your light gives life. And let your light gives direction. Alam mo sa buhay ni Pablo, after he suddenly experienced the light, after nahulog siya sa mga kasalanan, he fell on the scene, pinagsisihan niya. After nun, nakita niya na blind siya. After he became blind, may taong lumapit sa kanya, si Ananias, restored the sight through the help of God. And after that, in verse 20, ano nang nangyari kay Pablo? He began to preach. Amen. Hindi man tayo katulad ni Pablo, that one day experience with God, one day transformation, pero I believe that when you receive the light, you will be the light also to others. After ni Pablo ma-receive yung light, naging pag-asa na siya sa iba. Amen. After ni Pablo na-receive yung light, naging light na siya sa iba, naging buhay na siya. Amen. Katulad natin, tayo mga buhay, dahil kay Pablo din yun. Dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. And after Pablo received the light, nagkaroon ng direksyon yung buhay niya. Kaya nasabi ni Pablo, bago siya mamatay, I have finished the race. I have fight a good fight. I have finished the race. Amen? Kaya as we receive the light ngayong oras na to, I believe God will give you a new level of hope, a new level of life, a new level of direction sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya ngayong oras na